napatikim ko sa kanila na na-improve ko yung kumbaga yung lasa, hanggang nagustuhan na rin nila. So sabi nila, "Pre, ayos na tong lechon mo. Siguro kailangan mo na tong i-public." Kumbaga, ano mo i-public? Kasi wala naman ako hindi mag-business. Di naman ako nakapagtapos ng abot sa business eh. Kasi malayo naman yung natapunan mo ko eh. Isang dating palaboy na nagsumikap sa buhay at nagkaroon ng isang negosyo. Paano nga ba na pagtagumpayan ang mga bagay na ito? Samahan niyo akong alamin ang kanyang buong kwento in this is Caldran's Vlog and watch this. Dito tayo ngayon sa San Carlos, Binangonan, Bicol. Kasama ko ang owner ng Master si sir para ipaalam sa akin kung paano nga ba nagsimula ang inyong business. Okay, bago po ang lahat, nice muna pong magpasalamat sa HR Kyle, sa kanyang team, sa pagpapaundak po na pumunta po dito sa aming munting pwesto, sa aming kainan. So bago pong lahat, nice po muna pong magpakilala. Ako nga po pala si Mr. Rene, aka Biknok Alcantara, sa biruan naming mga magkakaibigan dun sa Bicol, yung mga nagbabike kami. So ngayon, sabi niya, sino magdadala ng ano yun, yung ulam? Kumbaga, nakagawian na namin yung mag-bodol fight after ng biking. So sabi ko, ako na pa rin magdadala. Ano bang ulam ang dadalin mo? Sabi ko, lechon? Lechon manok? O sige, hanggang napatikam ko sa kanila na-improve ko yung kumbaga yung lasa, hanggang nagustuhan na rin nila. So sabi nila, "Pre, ayos na tong lechon mo. Siguro kailangan mo na tong i-public." Kumbaga, ano mo i-public? Kasi wala naman ako hindi mag-business eh. Kasi di naman ako nakapagtapos ng abot sa business eh. Kasi malayo naman yung natapusan ko eh. So sige ka ako. Try muna natin sa online. So ngayon, sabi ko kay Mrs., so magpa-pre-order muna tayo sa online. That was 2019 sa DTI. Yung pangalan po nito. So, nagpa-pre-order kami sa online. So, maganda naman yung naging output ng mga customer namin. Baga, nagsimula muna sa mga kakilala, kaibigan, yun. Hanggang na through word of mouth, yun. Kumbaga, marami na rin nag-order po doon sa Bicol. Pandemic, ano, mahirap magsimula ng negosyo. So, ngayon, bumalik kami rito, naganap kami rito ng pwesto. Maganda naman sa unang pasok yung pwesto namin nakuha. So, nga, pagbaguhan ka talaga, huwag kang paluloko talaga doon sa isang negosyante na matamis ang dila. Nakakala mo, tutulungan ka. Doon kami nabudol, una namin na pwesto, dyan sa tagpo. Ayoko nang elaborate kung ano yung, kasi hindi talaga maganda yung nangyari sa amin doon. Kumbaga, dinigrade yung pagkataon namin. Pinapakapakan yung asawa ko. So, nayaan ko na lang, pinasa Diyos ko na lang. Kasi pera lang naman yung nawala sa amin. Hindi yung dangal namin bilang isang tao. Ngayon, umalis kami doon after 2 months. Sumipat kami dito naman sa San Carlos, dyan sa may unahan lang po. So, ngayon, nangyari naman doon, hindi masyadong kuya ng tao. Yung support ko ba ng tao? Although masarap yung sineserve namin, so kako sabi ni Mrs., doon na muna tayo sa bahay. Kamag-anak namin ako nakakuha, hindi maayos yung... Na dati siya yung nagbabantay doon sa ahon ng pisto namin. May napapansin na kami na hindi magandang ginagawa niya. Wala din nangyari po. Kasi nga, yung nakuha kong tao din, ganun. Kasi nga, sa isang negosyo po, hindi lang yung, kumbaga, hands-on ka sa negosyo. Tapos napunta kami dito sa bahay, sabi ni Mrs., doon na lang tayo sa bahay. At least wala tayong upa na pwesto. So, sa mga hindi nakakaalam ko at hindi nakakilala sa akin, at sa mga nakakilala rin, na hindi naman talaga nila alam yung totoong buhay ko, yung kabataan ko, ay naging palaboy po tayo. Kumbaga, batang lansangan. Napansin nga pala ako dito, sir, sa inyong shop na may nakalagay dito para sa mga walang-wala, may libreng pagkain po rito para sa inyo. Ano ang masasabi mo para dito at bakit nagkaroon ka ng idea, karoon ka ng ganitong placard dito para sa walang makain? Bakit po ginagawa niyo yan? Baka mamaya maluwi kayo or an explanation niya regarding? Sa akin, sir, hindi ko masasabi na isang idea. Kasi pag isang idea, masasabi mo na isang win na promotion para ma-promote mo yung isang products, isang business mo. Kuyang kuya ni, goal ko yan sa buhay ko kasi nga nakwento ko nga sa inyo po na kumbaga galing tayo sa walang-wala, laging palaboy tayo, kumakain tayo ng isang bisis isang araw, lugaw lang.
So ngayon, kahit nung bata pa ako, talagang gawain ko na talaga po yun. Kumbaga yung kakainin ko na lang, ibibigay ko pa sa iba. Kumbaga, kaya minsan tinatanong ako, hindi ka ba nalulugi dyan sa business mo? Kasi nga, sa ngayon, hindi pa naman po nalulugi talaga. Kumbaga, siguro nga, dahil sa maganda yun yung layunin natin, so, ang bread and butter naman talaga natin ngayon, sa ngayon po, yung itong ating, meron din tayong mga sideline na trabaho na, kumbaga, masustain natin itong pagbibig. Kasi kung ano man ang kunin dito ng customer natin, yung mga, ibig ko sabihin, yung mga taong walang-wala, ay binabayaran ko yan sa sarili kong bulsa. Sinisimula natin na magbigay. Kasi kailan mo pa yan gagawin? Kung malalagutan ka na lang yun nga, siyempre wala na tayong lakas nun eh. Sa mga nagtatanong po pala ng location namin, ay located po kami dito sa number 723, Barangay San Carlos, Inares Street Extension, Binangonan, Rizal po. Malapit po kami sa Pasig Missionary. Kumbaga, papasok po kayo sa gate 2. So ngayon, kanan po kayo, tapos dadaanan nyo yung statwa ni Incredible Hulk. Yun. Ang isa sa bestseller po namin ngayon, sir, ito yung biryani. Kumbaga, authentic basmati rice yung aming ginagamit. At maganda po yung basmati rice kasi may mga health benefits po ito compared sa mga natural na rice natin. Tapos pangalawa po, yung aming sizzling roasted chicken. Sizzling na siya, roasted pa. Oo. So available siya ngayon? Available po siya ngayon. Yun ang matatry niyo po. Tapos meron din po kaming fried chicken saka roasted chicken. Saka marami pa po, mayroong burger, mayroong shawarma, saka iba pa po, mayroon ding halo-halo. Kaya ang masasabi ko lang po sa mga, lalong-lalong po sa mga kabataan, sa mga taong dumaan sa isang tulad ko, ano man yung bigat, o kaya kumbaga kung yung faith natin kay Lord ay nandyan, ay lahat po yan malalampasan po natin. So, wag lang po tayong mga apak ng ating kapwa, o kaya manlalamang, manluloko, para lang malamanan yung ating tiyan. Bagay na yan, nating ginagawang mabuti sa ating sarili, ay dadalhin din yan ng ating pamilya. So kung itatanim mo ay hindi maganda, yung magiging pamilya mo rin ay hindi magiging maganda. Magsasaluhin yung ginagawa mo ng mga anak mo. So tuloy lang po natin, huwag nating, kumbaga kung yun talaga yung passion mo, na alam mong yung food mo, kaya yung product mo, may patutunguhan o kaya may laban, tuloy niyo po yan. Hindi mga kayo ngayon nakilala, kahit isang tao lang yung naniniwala sa atin, tuloy po natin yan. The journey begins with the first step, kumbaga. Unang baitang lang yan, so tuloy lang po natin ang ating buhay. Yun lang po.